Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin, hindi ko na-explain sa inyo kasi palagi naman natin itong ginagawa every month, no? Tao na nakakonect kay Aries. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Maraming salamat din sa nakatabahan na puso niyong mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na ito, how to contact me. This is a general reading. Anong kuha mo lang sa'yo? At itapon ang hindi na para sa'yo. Maaring ito is vice versa ha. Maaring energy mo to, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nanay mo, kapatid mo, yan na. Tao na nakakonect kay Aries. Anong nararamdaman mo kay Aries, person? Show me. Tao na nakakonect kay Aries. Anong nararamdaman mo kay Aries? Baba natin dyan. Explain natin isa-isa. The Ace of Swords. Anong intention mo kay Aries? Show me. The World. What is your behavior toward Aries? Show me. Tao na nakakonect kay Aries. The Five of Wands. At Aries, anong nararamdaman mo sa tao na to? Show me. The Judgment. Wow. Okay. What is a blind spot sa connection ito? Ano ang hindi mo alam sa connection ito? What is a blind spot in this connection? Please show me. The King of Cups. Okay. Ano naman ang energy mo, Aries, this June 2024? Tingnan natin mamaya ang advice ng universe. The Moon. Universe, ano po ang maia-advise nyo kay Aries this June 2024? Please show me. The Death. Ang higpit ni, ang higpit ni Universe. Overall energy ni Aries. Aries. This June 2024, please show me. Okay. The Three of Swords. Ikaw ay isang sugatang puso. Ano ba yun? Yun ang energy mo. Ngayari. Tao na nakakonect kay Aries, bakit? Bakit? Bisaya. Ace of Swords ang nararamdaman mo? Hala. Na, Nine of Cups Universe. And the Three of Wands. Ano yung Three of Wands? Okay. Okay, and the Queen of Cups. Okay, ibig sabihin. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Aries. Alam mo, ikaw yung tao na... may pagka-narcissist. No? Yan ang sinasabi niya. No? Sabi niya... sinasabi mo yung gusto mong sabihin. Sabi niya dito may pagka-narcissist ka daw eh. May pagka-narcissist ka. Kapag gusto mo, gusto mo. Kano yung naiisip mo, gusto mo. Parang in and out, parang ganun ang nakikita ko dito. No? And then parang I don't know, parang sinasabi niya is may pagka immature ka. Yan ang nakita ko ha.
parang ando ka sa part na you want freedom. Yun ang nakita ko. Parang ayaw mong paghihigpitan. Yun ang sinasabi ni ano ha. Minsan daw ano ka, may pagkamudi ka, narcissist ka, minsan exaggerated, ganyan. Minsan, I don't know kung minsan nagtatampo-tampo ka o nagagalit ka ba, o vice versa to. Kumbaga ikaw daw yung tao na hindi makatotohanan, tapos minsan nangliling lang ka daw. Yun ang sinasabi niya, or vice versa to ha. Huwag kayong ano dyan, lawakan niyo yung isipan niyo. Yun ang sabi niya. Bakit the world, saan na nakakonect kay Aries, bakit the world ang intention mo? Tama na ba, baliktad. Basta sa'yo, baliktad din. Eight of Cups. And Ace of Wands in reverse. Oh my God. Bakit Ace of Wands in reverse? Ito, nakita mo, nagbabaliktad. King of Swords in reverse. Intention niya sa'yo? Actually, wala kayong closure eh, no? Wala kayong closure. Sinasabi nito, parang handun daw yung part na nagkaroon ng change sa'yo at sa kanya ata. Ganun nakita ko. Parang sa relationship niyo siguro, ganun. Tapos, ang sinasabi niya dito, I don't know, parang sinasabi niya, dictator ka? Diktador? Siguro kasi, di ba, ito, sabi niya dito, ano ka, narcissist ka, panglilang ka, parang sasabihin mo yung gusto mo sabihin, tapos, minsan hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi mo. Tapos sinasabi niya dito, ano ka, may nagbago nga daw sa'yo. Parang meron kang option, yan. Yun, parang nagkakaroon ka ng option dito. Tapos, minsan siguro napagsabihan mo tong tao na to, Aries na, or vice versa to, na hindi maganda. Maaring medyo nabastos mo siya, o nakapagsalita ka sa kanya ng pabalang, maaring ganun. Yun ang sinasabi niya, naging manipulative ka raw. Or vice versa to, ha? Ganun, naging mapusok ka, kumbaga. Handun yung, I don't know kung sino ang nanakot sa inyo, ganyan. Parang, o kaya naman, handun yung part na maaring itong tao na to, maaring tinakot mo siya or itong tao na to, natatakot sa'yo. Yun ang nakita ko sa kanya. Parang ikaw daw yung tao na hindi ka, ano ba tawag dito? Meron kang hindi kayang i-let go sa buhay mo. Kumbaga, handun yung kahit hindi ka na masaya. Kasi wala kayong closure eh, oh. Kahit hindi ka na masaya, nasaan ka, hindi ka makaalis-alis. Ganun na nakita ko sa'yo. O, siguro nagkakaroon ng negativity sa yung part ngayon, Aries. Ganun lang, yun ang ano niya. Intensyon niya, parang ano, ayokong makipag-closure sa'yo. Ganyan. Parang, kasi ikaw yung tao na ganito nga. Ha? Yun. Oh my goodness. Tsaka sinasabi niya dito na ikaw daw yung tao na marami kang sikreto. Marami ka daw hindi sinasabi. Okay. Five of Wands. Behavior. Bakit? Maaring ikaw ito o siya, no? Bakit Five of Wands? Behavior mo toward kay Aries. Bakit? Tao na lang ako na kay Aries. Bakit Five of Wands? Bakit Five of Wands? The Nine of Swords. And the Three of Pentacles. Tingnan natin. Stress.
Bakit raw pentacles? Four points. Store. And the six of pentacles. Ibig sabihin, sabi niya dito, sabihin ko yung mga ibang ano ha, sabi niya dito, minsan, siguro hindi kayo nagkakasundo, nag-aaway kayo, ganyan. Handun yung pagbabago sa relationship, no? Nagkaroon ng mga pagbabago, nagkaroon ng mga hindi nagkaintindihan, nagkaroon ng battle, agreement, conflict, ganyan. Yun ang nakita ko dito ha. Parang both of you, isa-isa sa inyo, nagdepensahan or ikaw nagdinepensahan mo, Aries, yung sarili mo sa kanya. Ang ganun, no? Ang nakita ko dito. Tapos nandun yung part na kasi we have the tower, ibig sabihin, there's a change in this connection and then you abandoning him. Where? Oo, kumbaga inabandonahan mo na siya. And then, parang hindi yung, I don't know, kung may family ka, Aries, yun ang nakita ko, or may karelasyon ka, yun ang nakita ko dito. Parang dun ka nag-focus sa ano na yun, sa family na yun, o sa relationship na yun, na meron ka ngayon. Andun naman doon na binigay niya sa'yo yung lahat, inintindi ka niya, andun yung support, pero talagang nagkaroon lang talaga ng hindi pagkakaintindihan, no? Sa iba dito, isang grupo to. Sa iba dito, halimbawa, magkakapatid, ganyan. Yun yung nakikita ko, o kaya isang grupo. Tapos parang ikaw yung umalis, Aries, or vice versa ito. Tingnan ko nga, ano pa malamit. Oo, yun yung parang nagkaroon ng ang gulo daw ng isip mo eh. Tapos nagkakaroon ka ng ikaw yung tao na always delay. Parang ganun. Ganun. Parang meron nga kayong unfinished business dito. No? Sa inyong dalawa. Ako, Aries, ano ba yan? Bakit judgment ang nararamdaman mo sa tao na to, Aries? O kaya nararamdaman mo sa tao na to is hindi na yung natauhan na siya. Natauhan na siya. Oo, hindi na nakita ko na parang nilet go ka na niya. Alam mo rin na nilet go ka niya. Ando na nararamdaman mo sa tao na to o ando yung binigay niya lahat sa iyo. Tsaka alam mo na matalino tong tao na to, ha? At mukhang ini-spy mo siya, no, Aries, no? May maaring sa social media, sa paligid niya, sa trabaho niya, sa Facebook niya, mga ganun, no? Parang, o kaya nagtatanong-tanong ka sa mga friendship niya, kakilala niya. Yun ang nakita ko dito. Talaga nagkaroon ng rejection sa inyong dalawa? Oo, hindi sa sinasabi mo na itong tao na to, napakabait. Sobrang bait, matalino, smart. Siya yung tao na hindi, siya yung tao na fearless, ganyan. Kumbaga, mabuwal man, tumatayong muli. Ganon. Yun, parang natauhan na siya and they starting a new beginning sa buhay niya, no? Okay. King of Cups. Hindi alam niya, no? Okay, ang hindi mo alam sa koneksyong ito. Okay, ibig sabihin, Aries, itong tao mo, ano siya? Mabait to. Siya yung tao na ano, they give advice sa mga tao.
Maraming kumukonek sa kanya. Tsaka mabait, no? Parang siya yung ano, parang kung tutuusin mo siya yung parang like a leader, ganyan. Maring may magbibigay na advice sa mga tao, yung mga tao pumupunta sa kanya, nakapag-connect sa kanya. Maraming tao ako nakikita sa kanya. Sa kanya, no? Maraming taong nakumukonek sa kanya. Yun ang nakita ko sa kanya. Bakit po? Bakit po? Open. The Sun. Mm-mm. Itong tao na to, kung nasaan mo siya ngayon, ano, hindi mo alam sa connection nito. More on sarili na niya, iniisip niya, no? Focus na sa sarili niya. Mm-mm. Handa niyo na nandito siya sa new horizon sa buhay niya. Nahanap na niya kung saan siya sasaya, no? Mm-mm. Yan, nakita ko sa kanya. Kaya na niya i-balance o i-control yung situation kahit marami siyang nakakausap o marami kumukonek saya sa kanya. Maaring ito, hindi ko alam kung nagkaroon sa kanya ng spiritual awakening, no? Sa iba ganun. Ang nakita ko dito, they shine, no? Itong tao na to, nagsha-shine siya, and then handi yung abundance, nagkaroon ng enlightenment dito, and then nakikita ko itong tao na to is very successful or nagsasuccess sa buhay, no? Yun na nakikita ko. Kumbaga, kontento siya kung nasaan siya ngayon. Kaya niyang i-handle. Minsan, oo, nagkakaroon siya ng problema with it comes to a money, pero na-handle niya naman yung sitwasyon na to. Mas more very religious person itong tao na to, no? Sa nakita ko, tsaka mabait siya, very kind person. Siya yung tao na mahusay siya makitungo sa bawat sa mga tao, tsaka maalalahanin, mahilig magmuni-muni, balance and nire-respeto or ka-respeto, no? Sa nakita ko dito. Oo, minsan nagkakaroon siya ng problema nga dun sa financial, pero kaya niyang balansehin itong sitwasyon na to. No, and more on focus siya ngayon, kung may trabaho siya, more on focus siya ngayon sa trabaho niya. Mm-mm. Kumbaga, lahat ng ginagawa niya, aray ko, anak! Loko-loko ka talaga. Kinagat ako ng anak ko. Lahat ng ginagawa niya, very commitment siya, focus and commitment siya dito. Tsaka more on dinedevelop, may mga dinedevelop siyang skills, no, sa nakita ko dito. Mm-mm. Yan. Ano, mataas ang ambisyon nito. Kumbaga, may ambisyon siya. No? Ang nakita ko dito. Very hard work. Tingnan natin. Bakit the moon? Ang iyong energy? This June? Wow! Oh my God! Ano ba yan? Ano ba nangyari sa'yo? Okay? Ang energy mo this June, Aries, is more on thinking in night, no? Ayan. Hindi niya pagiging, I don't know kung ikaw is sakim or iniisip mo lang yung sarili. Pero, when it comes to a devil kasi tsaka the moon, hindi niya more on temptation, no? Sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung mahilig ka. Aries, ha? Ganon. Siguro, mayroon kang addiction sa buhay, no? Aries, ano? Yung nakita ko. Either, umiinom ka ng alak, talagang hindi yung pagiging narcissist or sinungaling mo, yung parang hindi mo matanggap, kahit mali ka, hindi mo kayang tanggapin. No, maaring ganun. And then, andun yung obsession, no? Oo, yung obsession mo, I don't know, maybe material, or obsession sa sex, or andun yung, maybe very controller ka, siguro may mga addiction ka nga sa buhay mo, no? Mga ganun. Baka nagsusugal ka, uminom ka ng alak, mga ganong part. Mm-mm. Tingnan natin. Bakit devil? Kuhanin nyo lang yung sa inyo dun, ha? And, Eight of Cups. Yes? Talagang yung energy mo ngayon, this June, hindi ka masaya. Mm-mm. You are trapped. Trapped ka kung nasaan ka man ngayon, Aries. Nararamdaman ko at nakikita ko na hindi ka masaya kasi there's something missing. No? Meron ka talagang gusto sa nakikita ko dito. Anong nangyari sa kanya dyan?
Umiyaka. Miss Mayo Ace. Kung nasaan ka man ngayon, kahit hindi ka masaya, kahit na hindi yung emotion at lungkot mo sa every night, nag-iisip ka, no? Nag-iisip ka na iba't ibang bagay, andun yung talagang hindi mo kaya mag-desisyon. Natatakot ka. There's a tradition, ako nakikita sa iba, there's a tradition na kailangan gawin o sundin. Sa iba naman, itong tao na to, ikaw Aries pala. Hindi ka makapag-desisyon, nahihirapan ka kasi andun yung takot kung aalis ka sa sitwasyon mo na meron ngayon. Hindi mo alam kung ano yung kalalabasan, no? Sa pupuntahan mo. Kaya medyo takot ka. Oo. Andun yung kailangan mong i-face tong difficult decision sa buhay mo. No? Sa nakita ko to. Meron talagang ibang tao, no? Merong sa gitna sa inyo. Baga, dalawa ang minamahal mo. Universe, bakit po death ang advice nyo kay Aries? God. Okay. Sabi dito na universe, kailangan mo na daw ayusin yung sarili mo. Kailangan mo nang i-let go yung hindi naman nun dapat nang i-let go. Okay, we have the devil dito. I-let go muna yung mga addictions in life mo. Huwag ka magpa-trap. Kailangan mo na ayusin yung buhay mo. Kailangan mo magbago. Kailangan ng pagbabago. Either trabaho yun na, either trabaho, karelasyon, negosyo, ha? I-ano mo yung dito. Kasi ito lang naman yung sa relationship eh. This is your energy for this month, no? Yun lang nakita ko dito, kailangan mo daw mag-revert o mag-transform. Kailangan mo daw na mag-openness. Yan, maging open ka na. Nakikita ko rin sa'yo, Aries, hindi ka stable. Kung yung iba sa inyo, medyo may ginagawang hindi maganda o nang lalamang ng tao, medyo you need to stop it, no? Ang sinasabi rin dito. Kailangan mo nang i-close yung door to open a new door. No? Sa nakita ko ito, kailangan mo maging matapang. Lakasan mo yung loob mo. Okay? Move on. No? Kaso why? Sabi mo, hindi ko alam. Nalilito ako. Hindi ako makapag-choice. Kasi bakit? Ang dami mong gusto. Gusto ko niyan, gusto ko noon, gusto ko noon. Okay. Money. Aries, nangyari sa'yo. Ando yung burden, ano? Sinasabi dito. Kailangan mo na daw may itapusin na situation. New life. Bakit po 3 of Swords overall energy? Bakit po? Ah, again and again. And the 5 of Cups. Andun yung energy mo, overall energy mo is talagang disappointment. Andun yung mga pagsisisi mo. Kasi there's something happen na nawala or may nasayang. So, andun yung talagang more on this month, talagang puro lungkot, iyak, sadness, or maybe loneliness, maaaring depression, makakaramdam ko talaga na hindi ka masaya. Yan, as in, hindi ka masaya. No, sa nakita ko ito, handa yung part na magiging cold ka lang, tapos, oh, kalma ka, pero you hurt, ganyan. Handa yung, I don't know why, pero you have a rule eh. There's a rule ako nakikita sa iyo na, I don't know why, bakit dapat mong gawin? O may patakaran kang sinusunod, maaring ganun, no? Sa nakita ko dito. May pinoprotektahan ka? Kahit nasasaktan ka kasi may pinoprotektahan ka, kaya hindi ka makapag-desisyon. Kaya tinatanggap mo na lang. Okay, talagang you're stuck, no? Handito ka sa part na may pinoprotektahan ka, kahit nasasaktan ka, yun lang, parang nagiging kalma ka lang, kumbaga hindi ka makapag-desisyon, kasi may something, no? Handun sa na-corner ka rin dito sa sitwasyon na to, parang self-imprisonment sa iba. Ganon, nagkakaroon ng frustration, also this June, no, sa nakita ko dito,
then makakaramdam ka rin ng something. Imagine helplessness niyan. As in, you are trapped and nagkakaroon ng restricted dito. Kasi, sabi nga nila, choices is always available sa'yo. Okay? Nasa sa'yo yun. Kasi, nakikita ko pa na sa'yo na naaalala mo pa yung nakaraan eh. Kasi bakit? Mahalaga pa to sa'yo. Kasi pinagsisisihan mo na nawala siya o nawala ang bagay na to o ang sitwasyon na to. Okay. Arigato, namaste, Godless.